Good afternoon mga kamoto hooligans. So nandito si Cyril. Ayan, napag-desisyonan niya ng i-extend yung swing arm niya. Ayan ang gagawin nila po toy. Tapos may bisita tayo si Sir Paolo. Paolo, ayan, galing Pasig. So inaantay niya lang si Louie para dun sa baterya. So babalikan ko kayo mamaya kung ano magiging progress ng bike ni Cyril. Patayin lang natin yung mga ibang darating katulad nila Andre. Ayan. Si Oti nagkakalas lang ngayon. Okay, balikan ko kayo. Sige, kasama natin si Master Lu ngayon. So, kasama niya, tatanungin niya si Sir Paolo tungkol sa mga mods ng bike niya. So, ayan, CR152, pero nakita niyo naman yung mga in-upgrade niya. Mga kinonvert. Pati yung mga ano nung pipes niya sa exhaust. Ayan, take it away, Master Lu. May tatanong. Ina mo? So, ayan. Ikaw nga, sir. Sir, gaano katagal mo minods tong ano mo? Bike. Actually, may simula nung binili ko nung October 2019. Siguro after 3 months, palit gulong muna. Palit gulong. So, ito na yun. Bali, Pirelli na rin siya nung kinuha ko, pero 130 yung likod. Ah, 130. Kasi, hindi pa kasi sa stock yun nun eh. Okay. After nun, tinidor. Tinidor, ayan. Tinidor na agad. Oh. So ito ay galing sa MSX125 Motor MSX. Star Mini. Ayan. Motor Star Mini, oo. So sa mga magtatanong, at huwag naman natin sabihin gayahin, pero ayan, pasok siya yung pangganong motor. Pasok walang, siya, plug and play. Walang ginawa talaga. Walang adjustment na iba. Pero dapat lang may ano ka, pag binili yung tinidor, kasama lang dapat yung bracket ng brake caliper. Ayun, ayan. Ayun lang. So nung nakuha ko siya, dapat kasama siya. Naman na siya. Ah, okay. So yun lang yung sa stock ng CR-15. So ano sir, second hand, magkano presyuhan ng mga ganun? Ito ko rin nabili, taga Paranaque, 3,000 eh. 3,000? Oh, no, not bad, no? Kompleto na. Fender sir, in-adjust mo na lang. Stock yan. Stock, tapos lang. Tas, ako na lang din mo pa. Nung, fabricate ano, ng ano, ng bracket niya. Okay. Okay. Ayan. Tapos pipe sir, sinong gumawa? Yung elbow sa may bandang sa amin lang kay Judd Racing. Judd Racing, ayan, shout out. Si Dale. Don Dale, ayan. Okay. Oh, kilala rin ni Louie. Propa yan, propa yan, kapit bahay ko lang. Tapos tong mga foot pegs. Yung foot pegs, salamat Shopee lang. Salamat Shopee, akala ko galing siyang ano. Ah, Raider, akala ko sniper yung... Pang Raider siya, tapos yung pinaka-bracket niya, ano lang din, galing sa stock lang din, fabricate. So, winieldingan ko na lang. Okay. Yan nilagyan ko na lang din ng bracket. Kasi naharapan din ako mag-isip kung gagawa ko ng panibago eh. Hindi naman ako marunong talaga mag-fabricate. So, sukat-sukat na lang, tamang tansya. Pero, ang matindi dito sa bike na to is DIY. So, lahat diskarte niya. So dito naman tayo sa ano sir, sa seat. Na lastly, di ba lastly, yung seat, ano, bali, naka-apat na gawa ako niyan eh. Sa totoo lang. At trial and error. Hanggang sa nakuha ko yung gusto kong shape. Okay. Nasa page din ng CR152 yung history nung itsura nung... Ah, okay. Makikita nyo, nagsimula yan sa kahoy. Kahoy yung una kong pinamulti kasi wala akong makita ng ano eh. Makita na... styro ng panahon. Actually, yung ginamit kong styro rito pang molde. Yung last December, uso yung fruits na, di ba, yung mga nasa styro. Ah, okay, okay. So, nagkaroon ako sa bahay. Nagkaroon ako ng chance na makakuha ng styro ng matigas. Mm-hmm. Kasi yung binibilang ko dati sa Quezon Avenue sa Maysena, ano yun, doon talaga bumibili ako ng ano, ng styrofoam high density. Okay. Kasi nung mga around 2009-2010, yun nagpa-fabricate ng mga skim board, ng surfboard. Doon ako natuto mag ano, fiberglass. Para talaga yan. So, ayun, balik ka YouTube sa design. Oo, research lang. Tapos, hanggang sa makuha yung gusto, ayun.
Ayan. Tapos binuhon niya na yung ano niya, LED strip niya. No, yung LED strip medyo naka-engraved din. Engraved, yes. Oh, pero ito, buo ito minolde. Sa kanilang ano, binutas. Yung seat, sir? Yung seat, yung pinakaloob niya, naka-molde naman dito, fiberglass din. Tapos yung leather, sa Shopee na lang din. Ah, Shopee din, ha? Oh, Shopee na lang din. Tapos yung pagtatahe, sa bahay na lang. Ah, ikaw din mismo? Kapatid ko. Ah, okay. Kapatid ko. Talagang ano to, labor, so, of, labor of love. Nag-canvas ako. Mahal din magpagawa ng kapuan eh. Bili ko sa leather 170 lang. Yun lang. Pag-gawa-gawa na lang din. Marami namang oras. Pag, pero hindi mo pa naisip mag-build o gawing pagkakitaan. Oras eh. Oras. Mahirap din eh. Nag-work ka. Pag may free time lang kasi ano, gumagawa. Okay. Yun. Tapos yung ayan, conversion din ng ano, rear. MX King. Disc brake na rin siya. Tapos yung swing arm niya is from Sniper. Sniper. Buong rear end, Sniper lahat. So, bali hubs, caliper bracket, calipers, crankshaft, lahat monoshock pang ano, pang Sniper. Sniper din. So, medyo may pagka plug and play. Ayun, plug and play. May konti lang na conversion. Ang pinaka conversion niya, hindi nga siya conversion. Lalagyan lang ng ano, washers lang, tiktok. Yun lang, ito, to. Yun lang sa loob. Yun lang magkabila. Tapos yung ano mo, yung hub nitong likod. So, pang sniper din siya, ano. Nakalimutan ko lang yung brand eh. Hindi sa ulit ko pinabang yung sir kanina. Dito may konting adjustment. Ito lang isang caliper. Medyo sumaside yung spokes eh. So, yan. Kinikil ko na lang. So, yun. As in, kumikis-kis lang naman ng konti. So, nung kinikil, hindi na tumama. Ayan. So, etong pipe mo, sir, saan to galing? Facebook kay ano, muffler ng Hokage. Ah. Oh, version 2. Version 2 yan. Ayan, naka-silencer. So, safe pa rin. Hindi lang natin alam kung ilan dB. Medyo maingay-ingay. Tapos, in-open niya na dito. So usually kasi nakakabit na dito is yung ano yung lithium battery ni Hooligan Louie. Kaso may adjustment silang gagawin. Okay, so si Sir is taga Pasig. Yan. So ito yung bike niya. Ito ang picture natin ngayong araw sa vlog na iba naman. Ayan. So sa mga nakakaisip mag DIY kung capable naman, pwede niyong gawin or pwede rin kayong manghingi ng tulong sa talagang nakakaalam. Ayan. Pero yung sa kanya, syempre, DIY. So, sarili niya lang din yung upgrade ng motor. Hindi lang tulong kasi talaga ano eh. YouTube. YouTube, oh yan. YouTube talaga. Punta lang kayo sa YouTube University. Tapos ito yung mga signal niya. Ito yung mga nakinabibili na Eagle Eye. Nasa 100 plus yan. Ano? 55 lang bili ko. Oo, di ba? May ganun eh. May 100 plus pero parang apat na. Depende. May seller na mas mura, may seller na mahal. Pero mostly, puro China eh. Kaya mas mababa ng bagya. So, saka free shipping pag China eh. Kapag above 249, parang ganun. Mas palit din siya ng mga speedometer, odometer. So, ayan. DIY till you die. Alright, ayun Sir Pao, maraming salamat. Salamat sa paghiram ng motor mo para i-feature natin dito sa episode na to. So, ito na yung status ng swing arm. Kasi mga tutulong ni Zyril. Dayang-daya, mga ganito. So, mamaya, papakita na natin yung tayo niya. So, mostly kasi ganito na yung ginagawa natin. So, pakita na lang natin pag nakatayo na siya. Okay. Batsin na si Sir Paolo. Ayan, thank you sa pagdalaw. Okay, ingat. Alright, ingat. So, ito ang status natin ngayon sa garahe. Tayo lang natin matapos dun kay
Kyrie. Tapos may bago tayong customer na dumating. Sir, ano pangalan mo? Jonas. Jonas. So, anong papagawa natin, sir? Papaayos ko lang. Palit ng mga ano, clutch lever. Tsaka ilaw. Ilaw? Bakit? Papundi na? Ano pala? Palit lang. Ah, palit lang. May kasama. Kasamang kagasama. So, taga-sang ka, bro? Si Tay Talia. Bakor lang. Lapit lang. Sa vlog ba yan? Oo. Kaya pa nag-vlog niya. So, ito yung bike niya. Balikan ko kayo. So, natapos na nga pala yung pinagawa ni Marx kay Master Lou. Master Lou, ano ginawa mo dito? Can you just show me? Show me. Get inside the screen. Ano ginawa mo, Brad? Nag-re-bracket lang tayo ng headlight. Okay. Tapos, yung mga signal lights, bullet type. Tapos, yun, medyo nilinis natin yung medyo masalimot na parang wiring. So, okay naman siya. Okay. So, masaya ka naman. Masaya ka naman, sir. Sobra. Tagal ko inantay ito. Makapunta din. Ayun. So, salamat, salamat. So, ayun. Ito ka pala, yung lever. Nagpalit tayo. Levers. O, yun. Nagpalit. Kasi, nagkaroon ng history ng semplang ata si sir. Okay. So, yun lang. Ah, salamat, ha. Thank you. Sir, salamat. Ito, tapos na rin dito. So, nagka-desisyonan, ha. Kasi, pabago-bago ang desisyon ni Cyril. Lul. Extended ng 3 inches, 1 inch, shock lifter para bumaba. Para bumaba, tapos may bracket, nagre-bracket ka, hindi. So, ginamit na yung bracket para magawa yung plate number. So, ayan, extended na. Tignan lang natin yung form ni, ano mga meron sa hirin pag sinakyan nyo. Kaya titi mo. So, ayan na yung extended swing arm ni Cyril. So, ayan. It's proportion. Ayan, sige. Test ride. Sa banda, dito naman. Dati Ram, ano problema mo? Hindi niya ng headlight. Ano naging problema? Pag kinakaanan ko yung signal, nag-hazard. Ang nakakatawa doon, wala namang hazard doon. Nag-halo-halo na. Oo eh. Ang kalin lang ni Patoy Chef Yes. Alright, so ano masasabi mo sa bike mo, Cyril? Ayos naman, ayos naman. Ayos, ayos. So dito na rin natin natapusin tong vlog na to. So thank you, Cyril. Thank you, Kuya. Thank you, Marx. Sa pagpunta. Thank you, Daddy Ram. Master Louie. Paalam. Sir Patoy. Yeah, bye-bye. All right.